may pinapirma akong Kirubi ng isang kasunduan. Ang makukuha lang yung sustento sa amin ay para sa pag-aaral lang niya. I want out of that agreement. Legally, malaki ang laban ng isang magulang na pinagtatangkang patayin ang kanyang anak. Kaya gusto mo siyang tanggalan ng financial support. Not only that, ayoko may habol pa siya sa kayamanan namin. You want to cut her off from your will? I want to cut her off from my life. Kailangan niyo talaga pumunta ng ospital at magpa-confine. Naku, Marco. Salamat sa tulong mo, ha? Pero kailangan ko pa talagang bumalik sa presinto eh. Kailangan kong balikan ang anak ko. Wala siyang kasama doon eh. Te, ano ka ba? Ako na lang. Hindi. Dadalan ko pa siya ng mga damit. Wala pa ba ang Kuya Danilo mo? Ay, naku. Sige, pag dumiretso ka pa doon, matutuluyan ka niyan. Ay, naku. Lalo ako matutuluyan kung pipigilan niyo ako. Ano ka ba, te? Sige na. Salamat, ha? Aling... Asa na ba yung mga... You will not post bail for Ruby. Anak pa din natin siya at kailangan natin piyansahan. Arturo, you heard our lawyer. Wala na siyang karapatan sa kahit na ano mula sa pamilyang ito. Legally, we can disown her. Hindi ko siya itatakwil. Arturo, I'm warning you. If you help her... Ano? Hihiwalayan mo ko? Ma, Dad, please, pag-usapan niyo naman to. Mas lalo lang lalala ang problema kung pati kayo nag-aaway. Alam ko, anak. Sa Arturo, may I remind you, hindi ako ang kaaway mo dito, kundi si Ruby. Yan ang itanim mo sa utak mo. Bali, gagawin ko ng paraan. Yun nga lang, baka bukas pa natin mailabas si Ruby. Naku, hindi pwede, Danilo. Ano ka ba naman? Alam mo naman kung gaano ko kaalaga si Ruby, hindi ko nga pinapatapuan sa lamok yun eh. Tapos pababayaan natin matulog dun sa kulungan. Ay, naku, gawa mo ng paraan, basta. Ay, naku, wala nga tayong magagawang paraan eh. Ay, naku, hindi pwede. Gawa natin ang paraan. Pabihira naman pala yung mga mayayaman na yun. Hindi na naawa kay Ruby. May tutulong po ba kami sa inyo? Bo, aling maming, wala kaming pera pang piyansa kay Ruby. Ay, ano mo bang magagawa ko para magkaayos na si Mami at si Daddy? Naku, anak. Actually, hindi ko nga maintindihan ng Daddy mo eh. Kung bakit pinaglalaban pa rin yung babaeng yan. Di ba sinabi mo sa akin na si Ruby rin ang dahilan kung bakit kayo nagka-problema ni Hector? May animal instinct talagang babae niya. She's a snake! Kaya anak, mangako ka sa akin, ha? Hinding-hindi ka na ulit makikipagkaibigan sa kanya. Anak, bukas na bukas ayusin ko yung piyansa mo. Alam ko nagkasala ka, pero hindi ka naman dapat ipinakulong ng mami mo, eh. Ito, pwede ba? Tigilan niyo na yung mami-mami na yan? Alam ko naman na kahit kailan hindi ako matatanggap na anak ng asawa mo, eh. Maasa pa rin ako, anak, na magkakaayos pa rin kayo ng mami mo at ni Maribel. Kung gusto mong maayos ang lahat, huwag ka makialam. Nay! Nay! Ano sa'yo pakiramdam mo? Ang sabi nila sa akin, hospital ka daw, eh. Hindi na ako. Okay na ako ulit. Huwag mo ako alalahanin. Ikaw, kamusta ka na? Aayusin ko yung piyansa niya sa korte bukas. Huwag yun ang ayusin mo. Ayusin mo ang asawa mo, ang kasong sinampan niya kay Ruby. Hindi mamamatay tao ang anak namin. Alam mo, kaya ako nga ginagawa ito eh. Hindi namin kailangan ng pera mo. Hindi na namin pagkakatiwala sa inyo si Ruby. Danilo, hindi ako kalaban. Kakampinin niyo ako. Kung ganun pa rin, nakikiusap ako sa iyo. Kung kakampi ka nga, dumistansya ka sa pamilya ko. Dahil mula nang dumating ka sa buhay namin, nagka-lechi-lechi na kami. Hindi ako nanghihimasok. Dahil karapatan kong pakialaman ang buhay ng anak ko! Ako ang malaki sa anak ko! Kung meron dapat tumawag sa kanyang anak ako yun, di ba na sana? Arturo,
Pabayaan mo na kami ng anak ko. Dr. Arturo, parang yun akong awa. Ayaw na namin ang gulo. Awa naman kayo sa nanay ko at sa pamilya namin.